Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. Ako yung tipo na naaliw sa history, kaya when my husband asked me where to spend our 3 days leave from work, I suggested this place. This actually looks like a hacienda. Pagkapasok mo, bubungad agad ang nakangising gwardiya na nakaupo sa loob ng guardhouse. First time namin doon. We only heard it through our friends na hilig din mag-explore. We never thought na malayo pa pala yung silid na we chose to stay for a few nights from the entrance. Nag-commute lang din kami kaya wala kaming choice kundi maglakad. We walked from the gate but di naman nakakapagod kasi maaaliw ka sa makikita mo. Mga nagsisitaas ang nyog at iba't ibang uri ng puno at sa gilid ng sementong daan ay ang mga sarit-saring bulaklak. Merong campsite sa mahilig mag-tent. After that, madadaanan mo din ang malawak na taniman ng pinya. Malalampasan mo din ang villa sa unahan ng taniman ng pinya. Saka yung ancestral house, kung saan may mga silid na pwedeng upahan. Yung house ay may 4 na palapag. Yung sa baba ay restaurant lang sa ka-front and information desk. Sa itaas, puro silid na. Dun kami sa pangalawang palapag. Unang kita ko pa lamang ay agad akong namangha. May mga iba't ibang kagamitan na nagmula pa sa ating kanununuan. May mga tula pa talaga ni Rizal, mga pandigma ang kagamitan from Spanish era to Japanese region. Nagmistula itong museum sa loob ng hotel. Our room is Spanish inspired. Lahat ng bagay ay yari sa kahoy, maliban sa lock, na nakamodern na. Napakakinis ng sahig na parang madudulas ka. Sa may kanan nakapwesto yung double deck bed, na meron pang mosquito net, na tulad din nung sinaunang panahon. Katabi nito ay may bedside table na yari din sa kahoy. Sa paanan naman ay matatagpuan mo yung upuan malapit sa maganda ding bintana, na tulad nung nasa panahon pa ng Kastila. Kumain kami ng native delicacies while reading books. Written by our famous Filipino writers. It was 7 in the evening when we decided to dip in their pool. Sobrang romantic ng place. Kami lang yung naliligo that time, so we invited 2 of their staffs to join us and promised them na kami na bahala mag-explain sa boss nila. There we knew na kami lang pala dalawa naka-check-in sa ancestral house that evening. Yung iba kasi nasa modern hotel rooms, campsite and villa nagstay. At ito ay mabuti kasi masosolo namin yung place, even the pool kasi ilang metro din ang lalakarin mo kung di ka sa ancestral house naka-check-in. Kapag gusto mong maligo sa pool or sumubok ng different activities nila, which is malapit lang sa amin. It was almost 10, I told them na iahon na kami kasi giniginaw na talaga ako. Anyway, yung tubig is sobrang ginaw kasi fresh pa galing sa bundok na malapit lang din dito. Sabi pa nung dalawang staffs na hanggang 10 PM lang yung work nila kasi may papalit na namang ibang staffs. But we insisted na baka pwedeng sabayan nila kami cause honestly, nag-enjoy kami sa company nila. We rented the room next to us for them and paid their overtime pay. My husband and yung lalaking staff ay sa baba na nagbihis. Yung babaeng staff naman and ako, sa taas na nagbihis, kasi our other necessities are upstairs. After doing my rituals as a woman, lumabas na ako ng kwarto para bumaba. Sakto din na lumabas yung babaeng staff sa room nila sa tabi namin. Sabay pa kami ngumiti at naglakad palapit sa hagdanan pababa. Papababa na sana kami ng hagdan nang magsipatayan ang ilaw. Together, we shouted. Hindi naman ako matakutin, but I hate dark. I was frozen. Minutes after, umakyat na yung asawa ko kasama yung dalawang security guards. Yung lalaking staff, dalawang taga front desk, at isang pampalit sana sa dalawang staffs. They were using their phones as flashlights. Habang naghihintay umilaw ulit, we decided to read books sa pangatlong palapag. We stayed there for like 2 hours, then we decided to just sleep, baka kasi matatagalan pa. Agad na kaming humiga ng asawa ko pagkapasok ng silid namin.
Ako ang nasa may wall kasi nakadikit yung bed, and siya yung malapit sa pintuan. Tanging mga phone screens lang ang nagbibigay ilaw. He opened the windows and nakita namin ang langit na puno ng stars through it. At di namin namamalayang nakatulog na pala kami. Mula sa pagkakaidlit, nagising ako sa ingay sa labas ng silid na parang may naglalakad. May ilaw na. Tiningnan ko lang ang asawa kong hinbing na natutulog sa tabi ko habang nakikinig sa maingay na yapak ng paa sa labas ng silid. I just thought baka may nag-check-in ng iba. Ilang minuto na, mas lumalakas ang yapak na parang papalapit sa aming silid. At nakumpirma ko ito kasi mula sa ilaw at maliit na espasyo mula sa sahig at pinto, maaalintana mo yung shadow ng paa. Huminto ito sa harap ng pintuan ng aming silid. Kunot-noo akong tumayo para sana tingnan kung sino yun. Sa halip, may nakita akong babaeng nakaupo sa sahig at nakayuko. Di ko makita ang kanyang mukha kasi nakatalikod ito ay umiiyak. Sa sobrang kaba, tiningnan ko yung asawa ko na nakatingin sa akin. Gising na pala. Nagkatinginan lang kami at nanatiling walang inik. I asked him na palit kami ng posisyon. Doon siya sa may wall at ako sa may pintuan. I closed my eyes, trying to divert my attention, but the moment I did it, may naririnig akong boses ng babaeng humahagulgol at nagpapatulong. May mga sinabi siyang di ko maintindihan, pero alam kong Spanish language ang gamit niya. I opened my eyes and found out na galing pala sa babaeng nakaupo sa sahig malapit sa akin yung mga salita. I closed my eyes again. Alam mo yung feeling na someone whispered. Sabi niya, tulong. Helm, please. May lalaki sa pintuan. Tinuro niya yung pintuan, that's our door, pero parang nag-iba. Yung kanina'y doorknob pa to, ngayon'y naging ibang lock. Yung ikakabit mo lang. Dahan-dahan itong nabukas, ngunit dahil nakalock, kalahati lang ang nakaawang nito. Pero it may be too small, but it's enough for me to see na meron ng lalaki sa labas. Naka-uniforme ng sundalo during Japanese era at naka-combat shoes. Ipinasok niya ang kalahati ng kanyang katawan. Naglabas siya ng baril at itinutok sa babae. Before I could stop him, he already pulled the trigger at ang tanging narinig ko lamang ay ang baring niyang pumutok. Kasabay nung malakas na putok ay ang pagkagising ko. Umuungol yung asawa ko na nakapikit pa din yung mata. Alam kong nananaginip lang ako. Nagtaka lang ako kasi tulad nung nasa panaginip, nagpalit talaga kami ng posisyon. Ginising ko siya. Kahit kailan ay hindi kami nagsasalita. We just prayed and waited for the sun to rise. Yung phone namin is dead bat, tapos sabi kong wag muna namin tawagan yung iba. I looked at my watch and knew that it's 3 AM, so we waited for the sun to rise at di na natulog ulit. Parang walang nangyari, bumaba kami at kumain ng agahan with the staffs. After that, tumambay kami sa may pool na may maraming tao na. I asked my husband kung bakit binangungot siya. Tapos kinwento niya yung panaginip niya. Natutulog daw kami nung may naglalakad sa labas. Tumayo daw ako, tumingin sa may gilid kung saan may nakita siyang babaeng umiiyak, nang hihingi ng tulong. Di niya daw maintindihan yung sinasabi ng babae kasi iba-iba yung lingwahe. But he knew na nanghihingi ng tulong yung babae. Pinausog ko pa daw siya at humiga ako sa may malapit sa pinto. Tinuro daw ng babae yung pinto saka may nakita siyang lalaki na humahawak ng baril. Tiningnan niya lang yung eksena at nakita niya yung babaeng walang kalaban-labang binaril nung lalaking parang sundalo. As planned, we're supposed to stay there for 2 nights. Di ko pa sinabi sa kanya about sa panaginip ko din, pero buo na ang pasya naming uwi na. Nag-empake kami ng mga gamit ng walang sabi-sabi. Inatid pa kami nung pinakamatandang staff nila. Bago kami umalis, di ko napigilan na tanungin siya, Ate, may horror experience ba kayo dito? Ngumiti muna siya bago sumagot. Kung ano man ang nakita at narinig nyo kagabi, itago na lang natin yan. Mula sa mga lumang gamit yan dun kaya't imbes na matakot, ipagdasal na lang natin yung babae na sana'y makamit na niya ang hustisyang kanyang hinihingi. Nagtinginan na lang kami ng asawa ko at sumakay na sa taxi. Honestly, after that we included her on our prayers
kasi may mga gabing kahit di namin siya iniisip, napapanaginipan pa rin namin siya at sabay pa. Ang masasabi ko sa kwentong ito, madami pa talagang mga kaluluwang hindi pa matahimik. Lalo na sa mga lugar kung saan sila pinatay o namatay. Siguro dasal at hustisya ang gusto ng babaeng multo. Kasi alam naman natin na nung panahon nila ay walang awa talaga silang pinapatay, babae man o lalaki. Wala silang pinipili. Bagay itong bahay na to sa mga gusto mag-ghost hunting, pero dapat pa din natin isipin na irespeto pa din natin ang lugar na ating pinupuntahan. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com.